Samantala, dumako naman po tayo sa ating barngayon ngang umagang ito, atin pong makakasama at makakapanayam si Kapitan Eugenio Inyon ng Barangay San Antonio, San Pedro, City, Laguna. Good morning po sa inyo, Kapitan Jun. Good morning, Miss Yvonne Castillo. Okay. Ayan, syempre kabati din tayo sa mga kababayan at kabarangay po natin sa San Pedro, Laguna. Magandang umaga po sa aking mga kabaryo sa Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna. Okay. Una po sa lahat, Kap Jun, konting trivia muna tayo para lang maumpisahan po natin ang ating barangay talakayan. Sa atin pong pagkakaalam, saan po ba nagmula ang pangalan po ng Barangay San Antonio dyan po sa lungsod ng San Pedro? Ito po sa pagkakaalaman ko, ito ay napangalan sa aming patron saint na si San Antonio de Padua. Okay, ayan. Kaya hanggang ngayon, ito na rin yung ibinigay na pangalan sa atin pong barangay. Opo. Okay, gaano na ho kayo katagal nanunungkulan bilang ama ng Barangay San Antonio? Na I'm on my ninth month pa lang. Ninth month? So, ibig sabihin, pinakabagong kapitan. By first term. Okay, tayo po, backup, before tumakbo muna bilang kagawad or talagang medyo ang dami pong nanghikayat sa atin na tumakbo na tayo bilang kapitan ng San Antonio? This is actually more of a accidental, ano? Accidental, okay. Accidental thing, twist of fate siguro, okay. Masasabi ko dyan. But I still have my own business, which is into shipping. Okay. And into the logistics and distribution. Okay. I entered politics because of, this is one way of also being... of doing charity work, no? Okay. In our community. Oho, talagang sa tingin natin na sa dugo po natin yung pagiging public servant. That remains to be seen. Ayun. Oho, syempre medyo bago pa naman ho tayo sa ating panunungkulan. Ano po? Pero so far gamay na naman ho natin yung mga responsibilidad, yung mga pangunahing panunungkulan ng isang ama ng isang barangay. Actually po, yung there's really no rocket science dito sa pagsiselbisyo sa taong bayan, no? Okay. Kasi ang premise dito ay giving the basic services. Correct. Basic needs of the people. Kasi kung hindi natin alam yung mga basic needs and services ng mga tao, hindi natin maipapalabas yung mga programa at proyekto na akma para sa kanila. Ano po? Opo, tapos minsan, no, kung hindi po tayo nakafocus dyan sa basic needs ng tao, ay nakakalimutan po natin ito kasi sa dami-dami mga pagbabatikos at saka paninira sa ating mga sa ating reputasyon. So minsan ang ibang politiko na-focus doon sa kakadepensa na kanilang mga integrity, no? Correct. So nakakalimutan na nila tuloy yung kanilang trabaho. Totoo po yan. Actually, yan yung nangyayari sa atin ngayon sa ilan sa mga matataas na opisyal ng atin pong pamahalaan. Pero syempre ang mahalaga dito, hindi ho tayo nagpapa-apekto, ano, Kap, sa lahat ng mga pambabatiko sa atin. Kasi parang normal na yan sa mundo ho ng politika. Ano po? Ayun na nga po, sana. Basic needs and services na talaga namang kailangan matutukan po natin, especially dyan po sa Barangay San Antonio. Before we proceed doon po sa mga basic needs, sa ngayon po, Kap June, nasa ilan po ba ang total population po ng Barangay San Antonio? Well, it's kind of, big, no? It's okay. Like 55,000 people. 55,000, more or less 55,000. Yeah, yeah. That was the last count, no? Okay. 2000, December of 2013. Okay, if I'm not mistaken, ito po yung ikalawa sa pinakamalaking barangay ng lungsod po ng San Pedro. Yes, Yvonne. Hindi ho ba masyadong stressful dahil kung tutuusin, parang isang bayan ang maiko-considered ang ganito pong klase ng populasyon? Hindi naman, kasi... iba kasi naging stressful lang yan dahil this is what we are trying to do is to to do policies, to create policies that would really go down to the grassroots on para sa mga tao. That's good. Ayan. And dito po sa ating more or less 55,000 total population ng Barangay San Antonio. Siyempre, alam naman po siguro natin, ano, Kap June, na ang ating pong internal revenue allotment o yun nga pong irang tinatanggap ng ating barangay, ito po ay nakadepende sa laki ng populasyon na meron po ang ating nasasakupan. So far sa ngayon, this year, nasa magkano po ang irang tinatanggap ng San Antonio? We're expecting a little less than 37.
37 million pesos a year. 37 million pesos a year. Siyempre, akala nung iba may kalakihan itong 37 million, pero sa laki ng ating population, kulang na kulang. Paano natin, Cap, nagagawa ng paraan, lalo na nga ho ngayon at medyo baguhan pa lamang tayo sa pagiging kapitan ng San Antonio, paano ho natin nagagawa ng paraan yung mga programa, yung mga binabanggit po nating basic needs and services na pwede nating maibigay sa mga kabarangay natin? Well, sa ngayon kasi po, ang aming direction talaga is really more of looking into the programa po ng edukasyon. Okay. No? And then yung health, no? Okay. Kasi po marami po tayong kailangan ayusin, no, sa ating sa aming barangay. Okay. Yung una muna na itakel namin yung sa health. Okay. Health kasi yun naman po talaga yung aking pangako nung ako'y nagkakampanya ng kapitan. Okay. Kami lang po siguro ang sa barangay sa aming siyudad na nagbibigay po ng libreng gamot. Wow. Para sa mga indigents. Okay. At saka sa mga senior citizen. Okay. So ang aming pong ang budget po namin kada buwan ay 300,000 a month. Pero po kung bibilin po natin yung gamot po sa Mercury, nagkakalaga po niyan ay 1.2 million. Okay. So binang medyo iba dyan, may yung irony po, 'di ba? Kasi yung iba narinig natin na nabili po nila yung gamot 1.2 million pesos, pero yung tunay na halaga ay 300,000 pesos. So sa amin po, baliktad, no? Oho. So yan po ang rason na maraming pong kaming gamot po sa aming barangay para sa aming constituents. Okay. So sumusobra po ang aming gamot doon. Wow. And then, meron po kaming libreng doktor mula umaga hanggang hapon. Lunes hanggang Biyernes. Araw-araw, ha? From Araw-araw, Monday to Friday. Ang dahilan po niyan ay, yun na nga, gusto naming baguhin yung kultura ng pamulitika na kapag merong karamdaman yung mga mahihirap, lalo na mga seniors, ay hindi na po kailangan hanapin si kapitan o sino si kagawad. Correct. O hihingi pa ng padrino para makalapit sa politiko. Dito po, lalapit na lang po silang sa health aming center. Health center. Oho. May doktor na po doon. Tapos kapag may reseta po, libre na rin ang gamot. Gamot, okay. So wala naman po kaming kinikilingan doon. Walang partisan politics. Mm-hmm. Wala pong partido, walang kulay. Okay. Basta yun ang aking rason na ipsip sa amin. Oho. Kasi minsan ganyan yung sinasabi ng iba natin mga kabarangay, ay kasi hindi naman kami yung bumoto kay Cap, kaya minsan may kinikilingan. Wala akong ganyan sa atin. Wala, bawal po yan. Okay. Meron po kami natanggal dyan. Sarili namin pong political leader kasi tumutulong sa amin. Nung nalaman ko po yan na meron siya mga biases, no? May pinipilian siya. Tinanggal po namin siya sa aming barangay. Okay, yun naman ho yung hinahanap talaga ng ating mga kabarangay sa isang nanunungkulan sa ating pong barangay. Pero syempre bilang nababanggit na natin, ano, Cap June, itong patungkol po sa ating mga programang pangkalusugan, bilang medyo may kalakihan po ang ating populasyon, isa po ang ating health center or nag-iba na medyo may kalayuan sa ating pong health center, hindi na sila gaanong mahihirapan pumunta doon. Yun na, it depends actually na ho sa aming budget, no? Okay. Kasi of course napaganda po na ma-extend namin o malagyan po namin ng maraming health centers yung strategic places in our barangay, pero sa ngayon po ay talagang hindi pa kaya and then we are on our we are on our 9th month pa lang. Okay. Pero ang maganda dito, ginagawan ho natin ang paraan. Opo. And then education naman, tuloy pa rin yung aming hatid sundo. Okay. Para sa mga mahihirap na bata. Okay. Sinimulan po yan ng aming dating kapitan na si Kapitan Art Tatulan. Tapos pinagpatuloy na namin yung programa na yan. By next month. Okay. Siguro. We can start our food for attendance. Okay. Kasi meron po mga bata dyan na oo nga, maka libre hatid sundo, no? Pero wala naman silang baon. Pambaon. So, lista lang po nilang attendance. Ano? Okay. Pero tapos, libre na po yung kanilang pagkain. Okay. Ito po ay open cup sa lahat po ng mga bata nating estudyante dyan po sa ating barangay. Opo, by next month. By next month. Naku, ha, good news po ito sa ating mga estudyante, lalo na yung mga walang pambaon. Ano tapos po? Yung mga pamilya naman siguro na, kasi ang importante dito kasi, Yvonne, yung
yung mga serbisyo na makakatulong talaga sa mga mahihirap para yung mga nagtatrabaho na kanilang mga magulang ay makapag-ipon ho. Okay. Minsan ho, ang problema dyan, ipon po ng ipon mga ating magulang. Mm-hmm. Kanilang magulang, pagkatapos nila nakaipon, nagkasakit naman si nanay. Mm-hmm. Inubos naman yung... wala sa budget. Naipon, naubos naman yung pinag-ipunan nila doon sa ospital. Mm-hmm. Tapos wala na rin silang pag-aaral ngayon kay ano sa kanilang anak. Doon sa kanilang anak. Oh, pero syempre kapano bago natin mas pagtuunan ng pansin yung pong ating mga programang pang-edukasyon. Ngayon po ay atin pong ginugunita itong Polio and Measles Awareness Month bilang isa po ang programang pangkalusugan sa atin pong tinututukan. Hmm. Tayo po backup nakikipag-coordinate na ngayon lalong-lalo na sa ating pong City Health Office ng San Pedro para kahit papaano sa ating health center pa lang meron ng libreng bakuna. Yes, yes, we have that. Actually, this coming weekend po, meron po kaming ganyan. Okay, kamusta naman po ang malnutrisyon sa Barangay San Antonio? Naku po, napakalaking problema po. Naku po. Actually, ito po yung gusto ko sanang itatakil na problema sa amin. Ano? Kasi minsan no, kapag meron po tayong mga programa every month, no, sumusunod na naman tayo kasi sa DILG. Oho. Nagkakaroon po tayo ng feeding programs, no? Okay. Yung feeding programs po natin yon ay hindi lang yung one meal, no? But of course, tuloy-tuloy po yan for months. And up until now, we have that, no? Mm-hmm. Minsan, no, ang the greatest hypocrisy, siguro masasabi ko dyan, ay we are trying to make our citizen aware of... naman po natin nililinis. Naku no? po. Mm-hmm. So, minsan, no, meron kaming ibang may lugar po kami sa San Pedro na wala pong linya ng water district. Okay. So, pinagdi-deliveran lang siya sila ng tubig no, ng ating syudad. Oho. Kaso naman, minsan, ang tubig na dinideliver ay hindi naman po malinis. Naku po. So, minsan, no, wala naman sila pambili ng mineral water. So, inumin po nila yung tubig. Okay. Na pinagkuluan. Oho. So, minsan po, hindi mapakuluan ng maayos. Mm-mm. So, pag ininom po nila, amoeba. Naku po. Abutin po nila. So, maano rin po sila. Magka-LBM na rin. Hanggang maubos na rin yung nutrition. Minsan nade-dehydrate. Tapos, ito nga ang amoeba. So, lahat ng nutrients sa buong katawan nila, maubos. Paano po yung information dissemination? Kasi yung kailangan natin dito, mas maging aware. Lalo na yung ating mga magulang na, kailangan i-check natin mabuti yung mga pagkain, at yung mga inuming tubig na ipinapainom natin sa ating mga anak, paano po natin ito nagagawa ng paraan? Well, sa ngayon, ang ginagawa po namin ng aming barangay ay we're giving free water services to our kabaryos. Mm-hmm. And on top of that, naglagay po kami ng mga mineral water stations. Okay. Parang filtered water lang po ito sa mga sitios na walang tubig. Mm-mm. So we have our own overhead tanks na kami po naglalagay po ng tubig na libre. Oho. Tapos meron din po kaming filtered water system. Mm-hmm. Ito pong filtered water system po ito ay galing po ito sa Malaysia na ginagamit po actually ito sa gera. So yan pong rason na ginamit po namin ito sa mga sa sitios. Okay, ito po ongoing na ito, Cap June, sa ating yes. barangay. Yes, actually matagal na po ito. Siguro 2 years na. It was like donated by our foundation, Sabak Foundation. Okay. At talagang sa tingin natin, Cap, itong malnutrition na before ay pinoproblema natin, medyo bumaba na ho. Well, we don't have really the exact figures. Okay. No? But we can see that in certain areas sa sitio namin, in our barangay, na address naman po yung malnutrition. Okay. Yun naman and yung then we were able to... I mean, the Arcabario, so we're able to save 36 million pesos in terms of expenses in their mineral water. In fairness, ngayon lang ako nakarinig ng programa ng isang barangay na nagbibigay ng free water services, yung filter water services, and then when it comes to education, yung libreng baon sa mga estudyante, malaking factor ho talaga. Yeah, of course, so may marami pa tayong pagkukulang yung ating yung school building. So kasi yung ibang mga kabataan doon, mga estudyante ay nag-aaral na lang po sa ilalim ng puno. Okay, naku po. Yan ang actually hanggang ngayon problema ho yan sa lahat ng mga paaralan. Pero Cap June, commercial break po muna tayo. Mamaya pag-usapan naman ho natin ang ating mga programang pang-edukasyon. At syempre mga kaibigan, mga kabarangay, kasama pa rin po natin ngayong umaga at makakapanayam.
si Kapitan Eugenio Inyon ng Barangay San Antonio, San Pedro City, Laguna. Good morning po ulit sa inyo, Kapitan Jun. Yes, Yvonne. Okay, ayan Kap Jun ha, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating mga programang pang-edukasyon. Ayan, meron lamang po tayong texter. Magandang umaga po, Kap Jun Inyon. Saludo po ako sa inyo. Sa mga programa mo, kahit 9 months ka pa lang, masaya na ang mga kabarangay mo. Mabuhay ka, Romel Madrigal. Ayan, from Romel Madrigal. Okay, ayan, thank you po. Siyempre mga kabarangay, ha, hindi lamang po from San Antonio. Lahat po ng mga isyong pambarangay sa buong Calabarzon, pwede nyo pong idulog sa amin pong himpilan. Okay, at bilang kanina, Kap Jun, na pag-uusapan na ho natin yung mga programang pangkalusugan. Ngayon naman, alam kong napakarami mo rin programang pang-edukasyon. Pwede po nating i-share sa atin pong mga kabarangay. Well, yun na nga po yung aming programa ng Hatid Sundo, no? Mm-hmm. Sa mga estudyante na mga mahihirap. Okay. Kasi po importante po talaga ito na maidala natin yung mga bata na ito sa paaralan. Mm-hmm. Meron din po tayong, of course, sinusuportahan doon yung kanilang food for attendance. Okay. Na huwag na po sila mag-abala. Mm-hmm. o mag-alala, no? Mm-hmm. Na kung minsan papasok mga kabataan, walang baon. Meron na po tayong pagkain dyan sa mga kanila, mga eskwelahan na libre. Ayun. Sagot po ng barangay. Ito po talagang directly, Kap, dinadala na ho natin yung mga pagkain nila sa mga school na matatagpuan po natin. Kinakausap na lang po, kakausapin na lang po namin yung mga canteen concessionaires. Okay. Na kapag meron pong bata, ililista na lang. Nakalista po as indigence. Na. Ah, okay. Ano na lang po, sulat na lang po nila yung attendance nila na pumasok po sila sa ano. Mm-mm. Sa eskwelahan. Mm-mm. Tapos makakain na po sila ng libre. Wow, okay, nakakatuwa naman po. Kanina nabanggit din natin, Kap Jun, ano, isa po yung tinututukan natin, syempre yung mga school buildings. Mm-hmm. Alam naman ho natin, isang malakasyon, nabanggit natin kanina, yung iba nag-aaral po sa ilalim ng puno. Paano po natin tinututukan itong problema dito? Well, dyan po, helpless po kami dyan. Okay. Sa barangay. Mm-hmm. Dahil po ang budget po ng mga pagpagawa ng mga school buildings na ito ay hindi naman po sa barangay kapitan, no? Mm-hmm, mm-hmm. Kundi dito po nanggagaling yung mga DepEd, mga ating kasi may budget sila para dyan dapat. Mm-hmm. Tapos yung amin, yung ating congressman, mm-hmm. yung ating mga senador, no? Mm-hmm. Yun na nga, minsan no, sumasama rin ang loob ko kapag mm-hmm. meron po tayong narinig dyan na mga katiwalian mm-hmm. Sa ating gobyerno. Kasi po, hindi siguro nila nakikita o hindi ko alam kung nakikita rin nila mm-hmm. na yung mga ganitong extent ng problema ng ating bansa. No? Mm-hmm, mm-hmm. So, importante sana ho na ma-tackle natin ito, yung mm-hmm. problema na ito. Kasi ang edukasyon, yan ang pinaka-importante sa lahat po. No? Ito po yung future ng ating bansa. Mm-hmm. Na kapag ang ating mga kabataan na hindi natin napag-aral, ang mangyayari po dito ay magkakaroon po ng imbalance po ng ating social status. Mm-hmm. No? Mm-hmm. So, ano mangyayari po dyan? No? Well, the poor gets poorer and the rich gets richer. No? Uh-huh. And then yung mga hindi nakapagtapos, talaga po, mapipilitan na lang po yan na mm-hmm. maging domestic helpers sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Yun na nga po ang rason na minsan kapag tumataas po yung ating remittances galing po sa ating mga overseas workers, ay ako po nalulungkot kasi mm-hmm. po hindi po itong magandang balita. Tama. So, kasi part of majority of the OFWs mm-hmm. are all undergraduates. Mm-hmm. No? Nababalitaan naman po natin yan sa Hong Kong. Ang dami-dami po mga maids po dyan. No? Tama. At po sa, hindi lang po sa Hong Kong, sa iba pa, US, sa ibang Europe. Bansa pa talaga. Oho. Nakakawa. Kasi po, because of this imbalance ho, ng ating social status. Mm-hmm. No? Mm-hmm. So, importante po talaga dapat sana ayusin natin yung problema natin sa edukasyon. Correct. Ayan. And syempre, isa po sa mga problema ng ating edukasyon na nababanggit din ho natin, yung hindi lang yung hindi nakakapagtapos ng pag-aaral, minsan yung iba hindi na ho talaga nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-aral. Pagdating po sa mga out-of-school youth natin, meron ho ba tayong mga programang ino-offer sa kanila? Well, dahil po sa sobrang dami po ng out-of-school youth, sa undergraduates,
wala na po tayo magagawa dyan mm-hmm. kundi to get into a livelihood training program. Okay. So sa amin pong lugar, of course, we are going to look into the resources that we have. One of which, of course, is yung water lilies. No? Okay. Ang water lilies, marami po tayong magagawa sa water lilies. No? Mm-hmm. So, ang ginagawa po namin dyan ay kumuha po kami ng designer. Tapos gumagawa po ng design tapos in-incorporate namin yung water lilies. So, okay. So right now po, may mga orders po kami na galing po sa Rustans. Okay. Actually sa Messy Bessie. Uh-huh. Ito po ang ginagawa naming packaging. Importante po kasi minsan, hindi lang po sa paggawa ng gawa ng isang bagay, kundi yung pagdisenyo rin eh. Na para at least malang we can go at par sa international correct. Design. So we're also trying to contact our markets not only locally but abroad. Correct. Now, internationally we can talaga. Uh-huh. Initiate yung handicrafts export. Uh-huh. No? Mm-hmm. Since the labor cost now has drastically decreased. Mm-hmm. Mm-hmm. And it is quite comparable na ho sa ating sa China. Mm-hmm. Kasi China naman no yung labor cost doon tumaas na rin. Okay. So kahit papaano siguro we see this an opportunity. Uh-huh. To jump handicraft. Kasi actually, ito po, lalo na dito sa ating lalawigan ng Laguna, ino-open up na ho talaga itong klaseng ganito ng livelihood programs. Kasi talaga mga water lily medyo sagabal doon po sa ating mga mangingisda, lalo na sa mga ilog-ilog. Kaya ito yung ino-open up nila. Sa atin, okay naman ho yung market. At ang maganda dito, nakakapag-export pa ho tayo. Yes, that would be the main objective. Okay. Sa ngayon po, ongoing na, kumikita na po yung ating mga kabarangay. Yeah, this is being actually managed by Sabak Kababaihan. Okay. That is actually a subsidiary of our foundation, Sabak. Talaga namang, ito po yung samahan ng mga kababaihan, particularly in Barangay San Antonio. In Barangay San Antonio. Well, hopefully we can also extend the program to other nearby barangays. Ayun. Oo nga naman, para ma-share natin yung blessing na pumapasok sa Barangay San Antonio. Ano, aside from Water Lily Handicraft, syempre in demand ngayon yung mga livelihood programs and trainings na ino-offer para dagdag kabuhayan, lalo na po doon sa mga kababayan, kabarangay po natin na walang pinagkakakitaan. Aside from this cup, meron pa ho ba tayong ilan pang mga ino-offer na mga livelihood programs na para nga naman pwede nilang pagkakitaan after the training? Well, sa ngayon po talaga, Yvonne, to be honest with you, that would be something that we are getting ourselves into because this would be more of a long-term plan. No? Well, of course, we are trying to fix also our tricycle terminal. No? Okay. We are now on our way of building a 35 million peso first-class tricycle terminal in our barangay. No? Okay. Well, hopefully, this will be finished by the year's end. Okay. And the reason why we are trying to focus dito sa mga building of terminals, no? Mm-hmm. This is one of the three that we are trying to build, no? Because in our terminal, we will have stalls, no? Mm-hmm. And these stalls will we will encourage yung aming mga kagawad, aming mga okay. kaibigan uh-huh. din doon, no? Na na mag-ano sila to get into entrepreneurship, no? Okay. The long-term plan for this is actually trying to encourage yung mga investors here and abroad to invest in our barangay. Okay. So we're looking into a company that would build a 10,000 seat, no? Okay. Call center. Wow. Building. Diyan po sa ating barangay yan. Sa aming barangay. So, of course naman, minsan, napakadali pong sabihin, uh-huh. magbukas po tayo ng 10,000 call uh-huh. center uh-huh. Agents, ay lahat na po yan ay ang makakapasok yung aming mga kabaryo. Pero hindi po ganun kadali yan kasi ang kailangan po natin dyan ay may competency po sa pagdating po sa pagsasalita po ng English. Alam mo natin so, yan. So, minsan po kapag hindi po tayo nakapagtapos rin ng ating pag-aaral, well, chances are ay hindi talaga hindi makakwalify. Po tayo, sanay po sa Binabanggit na ng Department of Labor and Employment. Ang daming mga call center companies na nag-o-offer kasi lagi silang hiring ng mga call center agents wherein ang laki ho talaga ng sweldo binabanggit nila. Yun nga lang, yung iba number one factor kung bakit ayaw nila mag-apply doon, takot daw po sila magsalita talaga ng English.
O kaya yung iba talagang nagbibigay sila ng mga training para mas mapalago pa yung skills ng ating mga kababayan pagdating sa pagsasalita ng Ingles. Sa atin, backup, nagpa-plan ba tayo na mag-open ng ganitong klase po ng training and seminar? Definitely, yes. We have actually started CEP, the Character Education Program. Okay. This is actually geared towards the teachers muna. Kasi importante muna, hindi lang po tayo academics, dapat mag-excel, no? Kundi yung asa natin, hindi naman kagandahan. So, number one factor yan. Yan ang pinaka-importante. No? Okay. Ayan, at Cap John, commercial break lang po muna tayo. Alat, mamaya pag-usapan pa natin yung ilan pang mga pangunahing kabuhayan at syempre yung mga ino-offer pa natin programa bilang dagdag kabuhayan sa atin pong mga kabarangay. Ayan, kanina Cap, nabanggit nyo po sa akin, ano, meron tayong website kung saan pwede po natin makita yung ilan sa mga programa, lalo na po yung mga naghahanap ng trabaho. At yung site po ninyo. Ito siguro ang aming barangay website, ang aming pinagmamalaki sa aming panunungkulan, no? For almost like 9 months, no? Ito po yung aming website po, ang I think yung pinakamagandang significant na page dito sa amin ay yung financial reports po namin. Okay. We really want to be transparent. I mean, 100% transparent to all our kabaryos. Okay. Kung magkano po ang pera pumapasok sa barangay, magkano nilalabas po ng pera sa aming kaban ng aming barangay, at saka kung kanino napupunta ang pera ng kaban ng bayan, ay nandun po lahat po sa aming barangay website. Okay. No? Mabibisita nyo po ito sa brgysanantonio.ph. No? Okay, barangaysanantonio.ph. Ayan, yung pinaikli pong barangay. Ayan, para ma-visit natin. Ma-visit. Maraming nagsasabi po na kami lang daw ang barangay na nagkaroon po ng ganitong transparency po, na hindi lang po sa aming kasaysayan ng aming lugar, no? Hindi rin po sa buong San Pedro, kundi sa buong Pilipinas. Correct. Pero hindi ko alam kung gaano katotoo po ito. No? Pero para sa akin naman, I think the people of Barangay San Antonio, high time that the people should know how much money that we have, no? How much money is coming in. Correct. How much money is going out, and to who are we also paying the money for, no? Okay. And as far as I know, talagang tama po yung nabanggit natin, ano, Cap June, kasi yung ilan sa mga barangay talaga nagagawa sila ng Facebook page, since alam naman natin ang daming mga Facebook users ngayon, pero ang inilalagay nila doon yung mga programa, yung mga activities na ginagawa nila sa barangay. Okay, sabihin na natin, open naman talaga dapat ang isang barangay na kung merong gustong magtanong, ano ba, saan ba napupunta yung budget na inilalaan po natin sa ganitong proyekto. Pero mas maganda yung tayo mismo yung magbigay sa kanila ng madaling access para makita nila yung mga ginagastos at ginagawa sa barangay po natin. Tama po yun. Okay. Tama po yun. Oh, at mabilis ito, ha, website. Ang dami nag-i-internet. Isang click mo lang, nandyan na. Makikita na po natin. Tapos, pati na rin po yung mga resibo ng mga suppliers, at saka cheque, bank statements, ay nandun na rin po sa makikita ninyo sa aming barangay website. No? Okay. Nandun na rin po yung mga ordinansa na nagawa po namin simula po kami nakaupo. No? Nandun na rin po yung mga accomplishments namin. Let's say, yung mga services that we are also offering to our kabaryos. Let's say, yung aming fire truck. Opo. City, okay. Ibig sabihin niyan ay meron kaming truck at saka dalawang water truck na sumusunod. No? Oho. Nagdo 4,000 ang capacity per truck. No? So, meron din po kaming ambulansya. Okay. Ang ambulansya po namin ay libre, brand new po yun, dalawa. Okay. Libre pong gasolina, libreng driver. Bawal po ang aming driver sumingil na kahit anong token. No? Para lang po talaga maidala po ang pasyente sa ospital. Pag naningil, isumbong lang sa inyo, Cap. Naku po, automatic po, tanggalin po natin tanggalin natin yan. No? Hindi siya karapat-dapat dyan sa kanyang trabaho pag ganun ang ginawa. Tapos ano po? Meron po kaming brand new mga Nissan pickup okay. Na Bravado.
at saka 10 tanods, no? Okay. So meron din po kaming radyo. Ang radyo po namin ay hindi po itong walkie-talkie na iilan ang metro lang po ang kaya, no? Kayang abutin. Amin po talagang radyo ay abot po hanggang Tagaytay, hanggang Makati. Yan po yung radios because we have our own antenna and repeaters. Okay. So kapag tumawag po kayo ng Saklolo sa aming tanggapan, ay siguro ho, bigyan ko po kayo ng 2 minuto, nandyan na po yung barangay tanod namin sa harapan ninyo. Okay. So, ganun po kabilis. So, yan po ang rason na marami po kaming nasugpo ng mga krimen doon. Mm-mm. Tapos, lalo na po sa droga, no? Kasi, ang ginagawa po namin dito na kapag sa bawat huli po ng mga drug pushers, ay binibigyan po namin ng incentive ang mga nang huli. Mm-hmm. So, yun po ang aming mga ano. So, kami po yata ang pinakamaraming na huli na drug pusher sa aming lugar. Okay, so ganun talaga kahigpet ka pang ating kampanya kontra illegal na droga? Opo. Sige po. Medyo natatakot din po kami, of course, no? Siyempre, pero siyempre. Siyempre, kailangan po natin lakasan yung ating loob kasi kung hindi po natin yung gawin, ay talagang kawawa naman po yung mga susunod na henerasyon. Correct. Oho, dito po sa mga nauhuli natin kap na, let's say, gumagamit or nagbebenta ng illegal na droga, normally mga minor de edad, mga kabataan or hindi na? Hindi na po. Iba na. Adult may na talaga. Adults, may ano na, may sariling isip na rin. Okay. Alam na rin nila na mali yung ginagawa nila. But of course, iba dyan ay siyempre tawag ng pangailangan. Kailangan kapit na kailangan sa patalim talaga. Na sinasabi po nila. Okay. So that's why po importante talaga yung ating edukasyon. Na yung ating mga kabataan ay malagay natin sa ayos para makapaghanap sila ng maayos na rin na hanap buhay. Katulad po, Yvonne, may banggit ko lang. Okay, ang aming kumpanya na shipping, no? Ang yung logistics namin, yung trading namin na dati po ang address ay nasa Makati, inilipat na po namin dito sa Barangay San Antonio para mailapit namin ang trabaho sa taong bayan. Okay. Ang problema naman naharap namin ngayon ay nandiyan naman po ang job vacancies pero wala naman po nagka-qualify dahil po undergraduate po sila. Ayun. Ito po malungkot na, Na sitwasyon po sa ating bayan talaga. Mm-hmm. Hindi lang po siguro sa aming barangay kundi sa buong bansa. Buong bansa ganito natin po ang problema natin. Oho, kaya so, kailangan high quality education. Sana ho nanawagan ako sa ating mga congressman at saka senador. Oho. Na sana di medyo iwasan na po talaga yung mga katiwalian, mga issues na mga corruption at saka graft. Yun lang po ang nakikiusap sana ako. Correct. Na sana magkaroon naman sila ng konting konsensya. Hindi ko naman sila po nilalahat. Nilalahat, oho. Pero sana po naman ay may konting maibago malaman sana natin ito, no? Oho. At saka yung high quality education na binabanggit natin, talagang maganda naman yung mga programa na ino-offer ng gobyerno. Yun nga lang, sana mas maging handa. Diba? Yung mas maging prepared tayong lahat na harapin na ito na yung pagbabago. Ito na yung kailangan nating harapin para itong high quality education. Masabi natin sa global competitiveness, hindi nagpapahuli ang ating mga kababayan. Yeah, ano ito, kapitans, should sana realize this enormous problem that we are facing. This is no joke. Totoo po yan. At syempre, bilang nababanggit natin kanina, almost 70% ng atin pong barangay talaga may co-considered natin as residential and then 25% commercialized, kung hindi po ako nagkakamali, 5% industrial. Ano po yung pangunahing ikinabubuhay ng atin pong mga kabarangay dyan? Well, yun ang ang aming barangay kasi is like 720 hectares. Mm-hmm. 70% almost are residential. Okay. I mean, is residential. Mm-hmm, no? So that we're talking about 30% is a mixture of commercial and industrial. No? What our city is trying to actually push is to make our... pag sinabi po natin industrialize, ay talagang ibig sabihin po yan, trabaho. Mga business establishment, investors, correct, magpapasukan dyan. Tama po yan. Pero kaso naman po, kapag pinocus po natin, pinilit po natin yung isang lugar na mostly po residential, ay maging hilaw po ang ating lugar. So ang akin pong nakikita dyan magandang programa ay number one po ay concerning po towards sa tao, no? I think since we are majority is is residential, ang sana pong tutukan natin po ay gawin po natin itong manpower source area, no? or resource, no? Resource. Na yung aming mga kabaryo ay pwede magtrabaho po sa Caloocan, up north and down south, no? Matutukan, makapagtrabaho sila dito sa areas na ito. And then our
our cost of life, cost of living is mababa lang. Mm-mm. So we're looking into sana yung ating railway system. Uh-huh. Sana mapaganda natin yung ating riles. Mm-mm. Na katulad po sa bansang Japan, mm-hmm. na yung ang mga Hapon po dyan na nagtatrabaho sa Tokyo ay hindi naman po lahat yan nakatira sa Tokyo, uh-huh. kundi sa malayong probinsya. Correct. But since they have a bullet train, mm-mm. to take them to Tokyo City, mm-mm. Mm-mm. eh nababaan po ang sweldo, no? Ang mm-mm. And then at the same time also yung employment po ay talagang tumaas. Oh, in fairness, tama naman talaga yung sinasabi mo, Kapjo. Knowing San Pedro City, Laguna, ito yung pinakamalapit na lugar sa part ng Metro Manila. Well, Makati, Mandaluyong, Pasig. Ang dami. Hindi na kailangang ilapit pa yung mga business establishment, yung mga job opportunities dahil nandyan eh. Nasa inyo na po tapos talaga. Tapos so, kapag nakatira po tayo sa Makati, tapos mm-hmm. magtrabaho po tayo sa kumpanya sa Makati, mm-mm. eh mataas na rin pong cost of living natin. Of living. So, hihingin po natin, mataas na rin yung sahod. Oho. Pero samantala po, kapag nakatira po yung iba dyan sa San Pedro, mm-mm. mababa lang po yung cost of living cost po. Cost of living. Oo, mga naman. Aking kabaryo. Oho. So, sana po, ang panawagan ko rin sa mga taga Makati, sa Caloocan, mm-hmm. Pasay na yan, kumuha po sila ng mga kanilang mga empleyado sa San Pedro. San Pedro. Kasi ang lapit-lapit, yung iba nga po eh, meron kaming mga, ako meron akong friend actually, sa Makati siya nagda-training, mm-hmm. nagtatrabaho, nag-uuwian pa, yung iba taga Santa Cruz, kaso, iba taga Pila, di ba? Kasong problema naman po dyan, Yvonne, yung ating transportation system, no? Mm-hmm. Napakamahal po ang pamasahin ng bus natin. Mm-hmm. Sana po talaga ang ating tren, yung ating pag-asa na maayos natin. Oho, sana talaga tayo ay nananawagan sa ating mga local officials, mm-hmm. mas padaliin natin yung buhay ng ating mga kababayan ng San Pedro. Tama. And then we can more concentrate on our commercial establishments. Correct. In our barangay, let's mm-hmm. say the malls. We don't have malls. We don't mm-hmm. have cinemas. No? Mm-hmm. We don't have any place that we can entertain ourselves. No? Oho. So lumalabas pa po tayo, pupunta pa or ma-relax kahit pa paano. Tama, ano pa. Okay, ayan Kapjun, commercial break lamang, pumuli tayo mamaya, pag-usapan pa rin natin yung ilan pa mga programa at proyekto ng Barangay San Antonio. Nina Kap, ano, before tayo magtuloy-tuloy doon sa ating mga proyektong pampagawain na nais naman nating ilaan dito po sa ating Barangay San Antonio, baka meron pa kayong hindi pa nababanggit. Well, ang aming siguro mga iba pang hindi pa nabanggit ng mga programa namin ay pagdating po sa disaster preparedness. Okay. Mm-hmm. Yun na nga po, I think inaayos namin po pagdating po sa mga ganito kalibid. Nung huling mm-hmm. Bagyo ng Glenda, okay. mm-hmm. Nawalan po kami lahat ng tubig. No? Wow, okay. Pero po sa aming barangay ay tuloy po ang aming pamimigay ng tubig dahil uh-huh. po meron po kaming deep well. Na meron po kaming sariling generator. Okay. Tapos tuloy-tuloy po yung pag-supply namin ng tubig sa mga areas na nawalan ng tubig, no. So mm-hmm. we have also 26,000 liter capacity ng mga ISO tanks, no. Okay. Ito pong ginagamit namin talaga. So we have also all these things, no. We have amphibian. Okay. Kami lang po ang mayroong amphibian po sa aming lugar. Lungsod. Mm-hmm. Tapos meron kaming rescue boats. Okay. Meron po kaming chainsaws, mm-hmm. hydraulic jacks, hydraulic cutters, and then marami pa pong iba, no? Mm-hmm. Yun po ang aming mga capacity po sa pagdating po ng aming sa barangay namin pagdating po ng mga ganyang klase mga disaster. Okay. No? But of course kulang pa po yan, no? Mm-mm, mm-mm. But at least since we are still on our ninth month, no? Mm-hmm. At least that would be good enough already. Oo nga naman, ang dami na ho nating programa na isasagawa dyan po sa ating barangay. Pagdating naman sa infrastructure po, napaka-konti lang ho ang aming proyekto. Budget, no? Ah, okay. But nakapagpagawa po kami ng 300 meters po na sidewalk sa mga illegal settlers na area. Kasi po yung mga minsan ang ating mga kapuspalad po ng mga kaibigan ay talagang nasasakop na po yung easement po ng ating kalsada. So kailangan po nating unti-untiin muna ito na ibigyan ng ng space, no, yung ating easement. Kasi mm-hmm. importante rin po ito dahil minsan ang mga ating mga kaibigan mm-hmm. na mahirap kapag mm-hmm. ang kanilang bahay, yung aming tanggapan. Totoo yan. Sa issue po ng ating mga illegal settlers, paano natin kap na susolusyonan itong ganitong problema? Kasi totoo po yung sinasabi nyo kahit po sa amin,
sa barangay namin, lalo na yung mga tabing kalsada, sobra yung kanila mga bahay, nakakatakot talaga pag nagtatakbuhan yung mga bata. Well, ano po yung ginagawa natin? More of ano, education, educating them na ano, ito ay mapapasama sila kapag nandito sila. Dapat itong gagawin nila, livelihood programs. And then we are actually ano eh, iniisa-isa po namin ito yung mga kanilang mga anak. Mm-hmm. Tapos pinipilit po namin ito pinapasok sa paaralan, no. Okay. Ito po talaga yung aming concentration. Tapos yung meron po kaming pinag-aralan pa na ordinansa, hindi ko alam kung papasa pa na na yung mga magulang ay dapat talaga kailangan nilang ipilit yung kanilang mga anak na ipasok sa eskwelahan, kasi kung hindi nag-iisip pa kami na anong magandang parusa po dyan sa mga ganyang kapag klase, hindi, mga irresponsible mga magulang. Tama, oo. Kasi anak-anak hindi naman pala kayang pag-aralin. Oh, wala naman problema sa ano eh, sa population, I mean, pwede sila mag-anak kahit ilan pang gusto nila. No? Pero importante dito kasi kaya nilang buhay. Na kaya, may sapat sila na ano, kaalaman at saka responsibilidad na ipasok nila sa pilitan yung kanilang mga anak sa eskwelahan. Tama. No? Tayo po, baka merong ilang mga four-piece beneficiaries ng DSWD dyan po sa ating barangay? Alam niyo ho, kasi talaga, sa totoo lang, Yvonne, no? Hindi na po kasi ako umaasa dito dahil gobyerno minsan ay dumadaan pa sa mga congressman, dumadaan pa kung kanino. Ang haba ng proseso. Naku, alam mo, kung gusto po natin tumulong sa mga taong may sakit, bigyan na lang po ng budget yung hospital ng pera. Pagkatapos, kahit sino na lang pong pumasok sa ospital, gawin nyo na ng libre. Oo nga. Huwag na po tayong dumaan sa ano, kung kahit pang sinong politiko. Kasi napapatagal o natatagalan pa ho ang proseso. Tama. Tapos doon po nagsisimula yung padrino system, kampare, kabarilan, kung ano-ano mga palakasan dyan na kultura na yun po ang umiiral. No? Tama. So anyway, ako naman po itong darating na ano na Sunday, okay. September 7 tayo dito ng isang prinsipe ng Malaysia. Wow, okay. Well, ang purpose po ng pagbisita po ng prinsipe ay both po sa investments at saka philanthropic na mga activities, no. Kasi po kaibigan po natin, kakilala po natin yung prinsipe. Okay. Tapos binalita ko po sa kanya yung acting advokasya dito sa ating lugar, sa aming lugar, sa barangay namin. So ngayon po darating siya para matignan niya po ano personal kung ano ba ang pwede niya maitulong, no. So ito po yung mga grupo nito, sana po makapag-invest po sila ng isang development po, kasi itong grupo nito tawag sa kanila Malaysia Resources Corporation. Ito po ang developer na kilala po sa ano, sa mga green developments. So, okay. Well, hopefully nga, nagdadasal po kami na sana po makapag-invest po sila sa aming barangay, kasi kailangan po namin talaga ng tulong dyan. No? Katulad po sa dito sa lugar ng Southville, okay. Ang gobyerno po nag-relocate po ng 12,000 families po dun sa area na yan. Okay, from saang lugar po sila galing ka? Well, iba-iba na yon. Tondo, wow, iba-ibang lugar sa Manila, no. Sa atin dinala lahat. Dinala po sa aming barangay. Okay. They say that it would like numbering 12,000 families, but not a single church that was built for that community. Okay. No? And then the school buildings are also not enough. Parang ano, to cater also. Lahat. So that's why in that area we can see a lot of, you know, of 16-year-old na female na buntis na po sa pangatlong anak nila, no. Okay. At tapos meron pong mga kabataan diyan ay talagang nako na maaawa ka, no. Because of course the lack of the basic needs na kailangan sana maibigay sa kanila ng gobyerno. Wala naman ibang pag-aasahan yung mga tao na yan, kundi ang gobyerno. Hindi naman dyan po na tayo pwede. Hindi naman po tayo pwede umasa parati sa mga donation. Kasi donation naman yan, depende na lang yan po yan kung may awa ang mga ating kaibigan, no? Na mga mayayaman rin. So, ito po dapat ay obligasyon at saka responsibilidad ng ating gobyerno. Yun na nga po, lumabas po ako, tumakbo ako, pumasok po ako sa politika dahil po dito sa mga problema ng aming lugar. Okay. At saka sana kung i-relocate man lang yung ating mga kababayan, especially in Barangay Dayap, Kalawan, Laguna. Nung nagpunta po kami doon para mag-survey kamusta ba yung kabuhayan nila,
pinangakuan sila ng pamahalaan natin, nadadalhin sila dito na merong mga kabuhayan, pero ang nangyayari, bumabalik yung iba doon sa part kung saan sila nagmula kasi nandun yung kabuhayan nila na wala naman dito. Tama sa pinaglagyan sa kanila. Tama po yan. Parang binigyan kita, Yvonne, ng libreng babahay pero sa Babuyan Island. Tama. Okay, tapos wala po kayong tubig doon, wala po kayong eskwelahan doon, wala po kayong ospital doon. In short, mamamatay kayo dyan. So, maski libre po yung pabahay niyo po. Wala eh, mamamatay yung mga tao. Pero eh, wala yung survival. Totoo, so useless rin pong libreng pabahay po. Correct. Natin. Walang electrification, paano mabubuhay ang isang tao? Diyos ko naman. Yun po. Ang simbahan po, yan ang pinaka-importante kasi kapag natanggalan po tayo o hindi po natin alam kung anong tama o mali, minsan ho, talagang ang demonyo po ang maghahari po sa ating sarili. Tama yung malaking factor yung lagi dapat merong nag-i-encourage na si God, hindi tayo iiwan sa lahat ng problema. Ano tama po? Tama. Ayan, ako, Kap June, alam kong kulang na kulang ang ating isang oras na talakayan. Huli na lamang, baka may mga karagdagan kang announcement, message, and paalala para po sa ating mga kabarangay sa San Antonio. Go ahead po. Well, siguro ang gusto ko lang sasabihin, ano, na ang politika sa interest, no? At saka yung personal interest. Tignan po natin ang politika bilang isang charity institution, no? Na dito papasok po tayo para makatulong po tayo talaga sa ating kapwa, lalo-lalo na ho sa mga mahihirap. So yun lang ho siguro ang masasabi ko sa pagdating po sa politika. Okay, at syempre Kap June, maraming salamat sa pagbibigay ng inyo pong oras para makasama namin kayo ngayong oras na ito at makaparayam sa amin pong programa sa Uulitin Po. Huwag po kayo magsasawa. Maraming salamat, Yvonne. Okay, at yan nga po ang kabuuan ng ating barangay talakayan, mga kaibigan, mga kabarangay, at atin nga pong nakasama at nakapanayam si Kapitan Eugenio Inyo ng Barangay San Antonio, San Pedro City, Laguna. At sa ngalan naman po ng mga bumubuo sa Nasan Public Affairs ng DZJV 1458, sa nakasama din natin sa technical side, kaibigang Rowan Pagar, ako pong muli ang inyong kaibigan, Yvonne Castillo. Muli niyo po akong samahan sa araw po ng Lunes sa ganap na ikawalo hanggang ikasyam ng umaga. Tantabayan na naman po ang programang Negosyo 101. Kasama naman ang ating mga kaibigan, Ria Andrade at Erica de la Cruz, Bangon Bagong Pilipinas.